patron ng mga sawi sa pag-ibig, mga na-busted, pati na rin yung mga hindi na heart ba. Halina't sabay-sabay nating alamin kung paano siya naging patron ng mga taong pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ave Maria. Ito nga po ang milagrosang imahe ng Nuestra Senora de la Merced de Tarlac. Ang imaheng ipapainkarna lang naman pero hindi na nakabalik at tuluyan ng nawala. Pero dahil sa isang Facebook post, muling natagpuan ang imaheng ito at nakabalik sa Tarlac. Noon pa man, pinaniniwalaan na talagang milagrosa ang imaheng ito dahil galing ito sa pamilya Dayrit kung saan sila rin yung may-ari ng imahe ng Santo Inchero sa Pampanga o mas kilala sa tawag na Apong Mama Kalulu. Sorry, hindi ko alam kung paano siya talaga i-pronounce. Sinasabi nung dinala ito sa Tarlac, pangit yung panahon, maulan. Merong sinasabi, nung makapasok na ito sa bayan ng Tarlac, umaliwalas ang langit. Ganon din yung kanyang pagbabalik. Maulan din, pero sa kanyang pagdating, gumanda ang panahon. Pero paano ba siya naging patron ng mga sawi sa pag-ibig? Sinasabi kasi na merong isang lalaki kung saan gustong-gusto niya talaga yung babae, pero yung babae naman, wala namang gusto sa kanya. So for the iyak talaga yung person, ang ginawa niya, umakyat siya doon sa may altar kung nasaan yung imahe ng Nuestra Senora de la Merced, hinakap niya ito at doon siya umiyak. Matapos ang kanyang pag-iyak, pagdarasal at paglabas ng sama ng loob doon sa may imahe ng mahal na birhen, sinasabing nagbago ang pagtingin ng babae sa kanya. Para bang nagka-change of heart yung babae at tinanggap niya yung pag-ibig ng lalaki. Isang malaking sana all na naman. So actually, nakita ko talaga personally ang original image na ito ng Nuestra Senora de la Merced sa Intramuros. Pero by that time, hindi ko pa alam na patron siya ng mga sawi sa pag-ibig, pati na rin ng mga single. Kung alam ko na sana, edi sana nagdasal na din ako para sa sarili kong pag-ibig. Charis. Aside sa mga kwentong pag-ibig, marami rin mga himala ng pagaling ang maiugnay sa kanilang pagdidebosyon sa Nuestra Senora de la Merced ng Tarlac. Pagbati para sa mga deboto ng Our Lady of Ransom. In the occasion of her canonical coronation na gaganapin ngayong February 24, 2022, please include me in your prayers. And this is your hermano reminding you choose to be happy and choose to be holy. Thank you.